Brothers and sisters, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po buwan ng August ang ating team, Leaders That Fears God. At sa umagang ito, ang ating tatalakayin, Face the Fear. Why do we need to fear God? Hayaan ninyo na ating simulan sa maikling kwento. May isang kriminal na nakagawa ng isang krimen at siya ay pinadala sa hari upang hatulan sa kanyang nagawang krimen. At sinabi sa kanya ng hari, ikaw ay may dalawang mapagpipilian na kaparusahan sa iyong nagawang krimen. Una, ikaw ay bibitayin sa lubid. Pangalawa, ikaw ay dadalhin sa likod ng isang malaki, madilim at nakakatakot na misteryosong bakal na pinto. Ang kriminal ay agad-agad na nagdesisyon at pinili ang pagbigti sa lubid. Habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid, siya ay bumaling sa hari at nagtanong, mahal na hari, curious lang po ako, ano po ba ang nasa likod ng malaki, madilim at nakakatakot na misteryosong bakal na pinto? Ang hari ay natawa at ang sabi, alam mo, nakakatawa. Nag-aalok ako sa lahat ng parehong pagpipilian at iisa ang pinili ng lahat, ang lubid na bitayan. Kaya naman ang sabi ng kriminal, sabihin mo na sa akin ano ang nasa likod ng bakal na pinto. Wala akong pagsasabihan dahil mamamatay na naman ako at itinuro pa ang kanyang liig. Ang hari ay nagbuntong hininga at sumagot, kalayaan. Sumbalit maraming tao ang takot sa walang kasiguruhan. Kaya naman agad nilang pinili ang lubid na bitayan. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, brothers and sisters, marami tayong kinatatakutan. Mga impormasyon na ating naririnig, mga balita na ating nababasa, na talaga namang nagdudulot sa atin ng labis na pagkatakot. Sa umagang ito, mga kapatid, tignan natin ang halimbawa sa buhay ni Haring Saul. Mga kapatid, kapag narinig po ba natin ang salitang fear o takot, ano po ang pumapasok sa ating kaisipan? What is the fear of God? Ano po ba ang pagkatakot sa Diyos? Fear as we know it, yung normal fear po, mga kapatid. First, fear produces doubt. It causes us to not pursue a certain decision or opportunities. Ang pagkatakot ay nagbubunga na pag-aalinlangan. Nagdudulot ito sa atin na hindi ituloy ang isang tiyak na desisyon o pagkakataon. Maraming mga desisyon at pagkakataon sa ating buhay ang ating napapalampas dahil sa labis na takot. Second, mga kapatid, fear prevents us from going out of our comfort zone. Pinipigilan tayo ng takot na lumabas sa ating mga comfort zone. Kaya naman, kung ano ang ating nakasanayan na, yun na lamang ang ating ginagawa. Subalit mga kapatid, ano po ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa takot? Fear of the Lord as per the scripture. First, reverent awe of His holiness. Sa Psalms 33, verse 8 and 9, ang lahat sa daigdig ay matakot sa Panginoon. Siya ay igalang ng lahat ng tao sa daigdig. Sinabi niya at ito ay nangyari. Nag-utos siya at ito ay tumatag. Dahil sa labis at banal na pagkatakot natin sa Panginoon, tayo ay naliliit sa kanyang harapan. Kaya naman, we are willing to listen to His wisdom, we are willing to submit to His command, and we are willing to surrender our will to His will. And we are willing to rest in the awesome promises of His grace. Second, mga kapatid, beginning of knowledge. Paul despised wisdom and instruction. Sa Proverbs chapter 1, verse 7, ang pagkatakot sa Panginoon ay panimula ng karunungan. Subalit ang mga mangmang ay nababagot sa karunungan at disiplina. Kung may takot tayo sa Panginoon, iiwasan natin na magkasala. Dahil ang nais natin or ang nasa isipan natin ay yung paano natin masusunod ang kanyang mga kautusan at kung paano natin mabibigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid,
for us to stay the course and having the Lord's anointing, we need to have the fear of the Lord. Amen? Nakita na natin ang iba't ibang uri ng anointing. Anointing of Joseph, multiplication of blessing, anointing of Daniel, anointing of Issachar, knowing the times and the season, anointing of Caleb, finishing anointing, at iba pa. Subalit, hindi po sapat ang mga yon, mga kapatid. Kailangan natin ang banal na pagkatakot sa ating Diyos. Ang Panginoon ay nagbigay ng utos, mga kapatid, kay King Saul, ang unang hari ng Israel. Ano po ang utos ng Diyos? Una, mga kapatid, God's command, punish the Amalekites, destroy everything, is for nothing. Sa 1 Samuel chapter 15, verse 2 and 3, ito ang pinasasabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Parurusahan ko ang mga Amalekita dahil sa ganiwa nilang paghadlang sa Israel nang ito'y dumuan mula sa Ehipto. Salakayin mo ang mga Amalekita at lubusan wasakin ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanila. Huwag mo silang paliligtasin. Patayin ninyo ang lahat, lalaki, babae, sanggol, baka at tupa, at kamelyo at asno. Kung titignan natin, mga kapatid, bakit ganoon na pag-utos ng Panginoon kay Saul? Mga kapatid, first, God knew that the Israelites could never live peacefully in the promised land as long as the Amalekites existed. Alam ng Panginoon na hindi makakapamuhay na mapayapa ang mga Israelita habang ang mga Amalekites ay nasa promised land. Bakit, mga kapatid? Dahil lagi silang didigmain. Second, God knew that their corrupt, idolatrous religious practices threatened Israel's relationship with Him. Alam din ng Panginoon na maaaring ang corrupt, idolatrous religious practices ng mga Amalekites ay maaari makapaghiwalay sa kanya. So, mga kapatid, ano po ang response ni Saul sa kautusan ng Panginoon sa kanya? Saul's response, instead of obeying God and killing King Agag, Saul spared King Agag and the best of the sheep and of oxen and of the fatling and the lamb and all that was good and would that utterly destroyed. Sa 1 Samuel chapter 15, verse 8 and 9, binihag niya ng buhay si Haring Agag ng Amalek at nilipol sa pamamagitan ng tabak ang lahat ng mga taga roon. Ngunit itinira ni Saul at ng hukbo si Agag at ang lahat ng magagandang baka, matatabang guya, mga kamelyo at lahat ng mga bagay na magaganda. Hindi nga nila sinira ang mga ito, ngunit lahat ng pangit at mahihina ay lubusan nilang winasak. Saul feared people more than God. Si Saul po, mga kapatid, ay mas natakot sa tao kaysa sa Diyos. Saul did not recognize the gravity of his sin of disobedience. Hindi ho naisip ni Haring Saul ang bigat ng kanyang kasalanan na pagsuway sa ating Diyos. Kung titingnan ho natin, what's wrong with response of Saul? Ano ho ba ang naging problema sa response ni Saul sa utos sa kanya ng Panginoon? Saul, lack of fear of God produces disobedience. Sa 1 Samuel chapter 15, verse 4 hanggang 9, mga kapatid, ang kawalan ng takot sa Diyos ni Saul ay nagbunga ng pagsuway. Nakalimutan ni Saul, partial obedience is still disobedience. He obeyed the people instead of God. Sinunod niya ang mga tao sa halip na ang Diyos. Sa 1 Samuel chapter 15, verse 25, na magkagayon sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Nilabag ko ang utos ng Panginoon at ang mga tagubilin mo. Natakot ako sa mga tao, kaya't binagbigyan ko na sila. He feared men more than he did God. Amen? So makikita natin, mas natakot siya sa mga tao kaysa sa Diyos. Was more afraid of David than of God. Gayun din, mga kapatid, mas natakot si Saul kay David kaysa sa Diyos.
Sa 1 Samuel chapter 18 verse 8, galit na galit si Saul. Hindi niya matanggap ang sinasabi ng awitin na isip niya, ipinaaangkin nila kay David ang 10,000 at sa akin ay 1,000. Sa susunod ay siya na ang gagawin nilang hari. Kaya naman mula noon, nakadama siya ng pagkaingit kay David. Natakot si Saul kay David na agawin ang trono sa kanya. Disobedience is rebelling to God. It could lead to loss of the throne. Ang pagsuway ay pagre-rebelde sa Diyos. Maaari itong mauwi sa pagkawala ng trono. Kaya naman sinabi sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, ngunit sinabi ni Samuel, ang Panginoon ba'y nasisiyahan sa mga handog na susunugin at mga hain nang higit sa pagsunod sa kanyang tinig? Ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa handog at ang pagtalim ay higit sa taba ng mga tupa. Pagkat ang paghihimagsik ay kasalanan tulad ng pangkukulam at ang kapalalo ay sinsama ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Itinakwil mo ang salita ng Panginoon, kaya naman itatakwil ka niya bilang hari. So mga kapatid, what about David? David was focused on God and how he would serve and honor God and other around him. Paano si David, mga kapatid? Nakatuon si David sa Diyos. At kung paano niya paglilingkuran at pararangalan ang Diyos at ang iba pang nakapaligid sa kanya. David feared God more than he feared Goliath. Sa 1 Samuel chapter 17 verse 26, tinanong ni David ang mga taong nakatayo sa tabi niya, ano raw ang gagawin sa makapapatay sa Pilisteyong ito at sa magliligtas sa Israel sa kahihiyan? Sino ba ang dituling Pilisteyong ito na naghahamon sa mga hukbo ng Diyos na buhay? It's the fear of the Lord that causes David to walk into the valley of Elan and to challenge the great warrior Goliath. Ano pa po mga kapatid? He maintained that Saul was God's anointed and despite the many opportunity to get back at Saul, David feared God. He never attempt to go against Saul. Mababasa ho natin yan sa 1 Samuel. Hindi po nagawang paslangin ni David si Haring Saul na matagal na siyang hinahabol upang sibatin at patayin. David refused to be drawn to kill his king. Why? Because he knew Saul remained to be God's anointed until God himself removed him from the scene. David feared God. He kept it and he was found to be after God's own heart. Kung ang banal na pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, ay mahalagang aspeto ng ating buhay bilang Kristiyano, how do we develop fear of God? Paano po ba natin madidevelop ang banal na pagkatakot sa ating Panginoon? First, mga kapatid, read God's Word. Basahin po natin. Hindi lang basahin, kundi pag-aralang mabuti ang salita ng Diyos. Sa Proverbs chapter 9 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay panimula ng karunungan at ang kaalaman tungkol sa kabanalan ay kaunawaan. The fear of God comes from the knowledge of God. The greater our knowledge of God, the greater our fear of God. Amen. Ang pagkatakot sa Diyos ay nagmumula sa kaalaman sa Diyos. Kung mas malaki ang ating kaalaman sa Diyos, mas malaki ang ating takot sa Panginoon. We develop fear of God by learning about Him. And we learn about Him in His Word. Nagkakaroon tayo ng takot sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ukol sa salita ng Panginoon. At natututo tayo tungkol sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Lagi natin tatandaan mga kapatid, to know God is not just to know the fact about Him, but to stand in awe of Him and have a relationship with Him. Amen? Second, mga kapatid, remember who God is. Alalahanin natin, sino ho ba ang Diyos? So, mababasa natin dito sa Psalms 33 verse 6 hanggang 9, inihayag dito kung sino ang ating Panginoon. So makikita po natin sa salita ng Panginoon, nangyari ang kalangitan. Sa pahininga ng kanyang bibig ay lumitaw ang mga bituin.
Tinipon niya sa mga bangan ang mga tubig sa karagatan at tinipon sa dako'y inilagay niya ang kalaliman. Ang lahat sa daigdig ay matakot sa Panginoon. Siya ay igalang ng lahat ng tao sa daigdig. Sinabi niya at ito ay nangyari. Nag-utos siya at ito ay tumatag. God is not just a coordinator of natural forces. He is the Lord of the creation, the Almighty God, because He is all-powerful. Amen? The creator of all things and all people. Iyon ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Fear of the Lord means that we are trusting in God. Sa Psalms 115 verse 11, "You who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield." Sabi ng Panginoon, kayo na may takot sa Kanya, magdiwang kayo sa Panginoon. Siya ang kanilang saklolo at kalasag. Third, the fear of the Lord means we turn away from sin. To turn away from evil is understand Him. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nangangahulugan ng pagtalikod natin sa kasalanan. Ang pagtalikod sa kasalanan ay ang pangunawa sa Kanya. Sa Job 28:28, "And He said to man, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to turn away from evil is understanding." At sinabi niya sa tao, ang pagkatakot sa Panginoon, iyan ang karunungan. At ang paglayo sa kasamaan, iyan ang pang-unawa. Amen? Sa ating pagtatapos, brothers and sisters, tignan natin ang nakalagay sa Deuteronomy chapter 8, verse 6. "So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in His way and by fearing Him." Obeying God's command is the fruit of fearing God. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay bunga ng pagkatakot sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, nais po ba natin magkaroon na banal na pagkatakot sa Diyos? Nais po ba natin tanggapin ang ating Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at lumago tayo sa kaalaman ukol sa Kanyang mga salita? Kung nais po ninyo, mga kapatid, tayo po lahat ay pumikit, yumuko ng ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Sundin niyo po ang maikling panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po sa narinig ko na mga salita mo. Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ko ay makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon.